Ni mangangamusta lang kami, kumusta ang Katanduanis? Naulan ba dyan? Kanina na, magdamag na po itong ulan na nagre-rain siya from moderate to heavy ang ulan namin magdamag. Hanggang ngayon, medyo bumalik sa pag-moderate yung pag-ulan ngayong mismo. Apo, wala naman pong baha. Sa ngayon po, wala po kami namumonitor na baha at saka mga report galing sa mga local DRRM. Apo. So puro lang po ulan o malakas din po yung hangin, sir? Wala po. Ulan lang. Ito, hindi nga gumagalaw yung mga dahon namin dito. Ah, talaga? So wala pong hangin. Oo. Meron pong mga residente na nagsipaglikas na? Sa ano po namin, sa report, wala pa pong nilikas sa mga ano, na mga residente dahil wala pa nga pong hindi nga po nagbabaha. Opo. So, kumbaga, ini-expect lang namin itong medyo talagang maulan. Pero hanggang doon lang sa ano, yun, naglalaro sa moderate to heavy yung pag-ulan. Minsan pipila, tapos babalikan ka ng moderate na pag-ulan. Opo, opo. Pag tumagal-tagal, nag-heavy siya. Pero nakahanda po ang inyong mga evacuation centers at lahat ng mga pangangailangan kung sakali po. Yung ano po, report ng kasi kahapon na nag-meeting kami ng ano, nag-PIDRA kahapon. Tapos sa pagkatapos ng PIDRA sa provincial level, bumaba sa ano, sa MDR, yung mga MDR nagkaroon ng meeting dito kanina kahapon. Ang pinag-usapan sana noon yung ano, yung Katandungan Festival. Inahagip na to si Christine. Kaya napag-usapan na rin yung paghahanda nila. Okay. Okay. Mm-hmm. So far, so good pa naman po tayo. Tuloy-tuloy kaya pa, kaya po yung pa, ulan. Oh. Pero wala naman gano'ng hangin. So I assume, wala pa naman pong damage ano po, to infrastructure, to lives, yan, to property. Wala pa naman po so far. Yan lang po. Wala pa pong nare-report sa amin. At in-expect namin na sana hindi naman magkaroon ng report na may mga casualty tayo. Opo, so, opo. Nakahanda naman po yung mga lokal nating DRRM at alam naman po nila yung gagawin nila sa mga constituents nila. Opo. Kasali po ba kayo sa signal ngayon? Nasa number one po kami. Number one. Kahapon pa po yan. Binabahan kami ng signal number one kahapon. Hindi, yung bago kaya, po, yung inisyo ngayong alas 5, kasali pa rin po kayo? Kasama pa rin. Okay. Halos yung trend, yung track ng bagyo, parang pumupuntok na naman sa amin. Oo, mga po. Pero sabi nung pag-asa kanina, nung kausap namin, mukhang ang landfall ay Northern Luzon. Oo. Siguro after na rin po, liliko na siya. Opo, liliko na po siya. After nyo, after sa inyo, ano po, doon na siya pupunta sa ano, sa Northern Luzon. Anyway, makikibalita po kami from time to time. Ay, lang. Ay, ano may pasok ba mga bata at ang mga diba, opisina po? Kahapon pa po nagpalabas ng suspension na class suspension order yung ano. Probinsya na po nagpalabas ng class suspension order. Pagkahapon po, naglabas na rin ng ano, ng walang pasok ko yung mga kawanin ng gobyerno. Ayun, okay, sige. Okay. Salamat, Mang Roberto, ha. Salamat. Mag-ingat po kayo dyan. Ingat! Sige po, salamat. Bye-bye. Okay, si Ginoong Roberto Monterola po ang Operation Section Chief ng PDR-RMO sa Katanduanes. Nangamusta kami sa Albay, balita ko yung Bombicol Region. Mukhang inuulan na. Malakas na ba ulan dyan sa Albay? Oo, paminsan-minsan malakas ang ulan. Kaya may advisory na si Acting Governor Glenda Bongbonggao and then yung provincial DRRM officer, yung acting OIC ng, ay yung OIC ng UPSIM, dahil hindi na ako ngayon ng UPSIM, for the suspension of classes or levels and then no sailing. And then mayroon pa silang advisory na preparation for flood, landslide, plus flood and debris flow, mud flow sa ngayon. And then para bukas, preparation for the possible wind just in case on tsunami and a destructive wind. Mm. Sino ikamo yung governor ninyo? Ngayon, kasi ang may acting governor kami ngayon, si acting governor Glenda Bongbonggao. Ano nangyari kay ano? Hindi ba si Lagban ang governor niyo dyan? Oh, ako nga, nabigla ako kasi galing ako sa travel. Oh. Pagdating ko, may hindi ko masyadong alam ang detalye. Basta ang alam ko, abang wala si Governor Greg, si acting Governor Glenn Bongbonggao.
Ah, ano nangyari? O kasi nagulat, sabi ko, anong sabi niya, sinong governor? Oh. Ang alam ko kasi, ang governor dati si Rosal, hindi ba? Oh. Natanggal si Rosal, ang umakit na governor, Lagman. Lagman. So, nung ngayon, preventively suspended din si Lagman, ang naging governor ngayon, yung vice governor. Tama? Tama. Oo. Si Glenda Ong Bonggao. Correct. Ayun. So, sino yung acting vice governor? Parang ang gulo na, no? Parang umangat ang... Sino yung acting vice governor ngayon? Mukhang ang acting vice governor ba kasi board member Bragais. Pero hindi ko sure. Hindi, na-confuse na rin. Kasi parang succession sa... But anyway, hindi naman yan yung trabaho ni Cedric. Ang trabaho niya ay para bigay sa atin yung kahandaan. Ano. At whoever is head there, I suppose yung Albay, may training, parang may PhD na yung Albay pagdating sa bagyo. So gaano kahanda yung Albay ngayon kung babayuhin nga kayo ng bagyong Christine? Cedric? Kahapon pa, nag-ready na si Engineer Baclau. Siya ang OIC ngayon sa APSIMO, sa DRRMO, si Engineer Baclau. Naka-ready na sila kahapon pa nung ng team para sa emergency response. And then, may mga request na rin for assistance from the Office of Civil Defense. Pero yung resources and capacities ng province prepared for possible evacuation of flood, landslide, mud flow sa Mayon, and then flash flood and debris flow sa mga tabi ng ilog, and possibly by tomorrow, depende sa situation ng bagyo kung lumapit, magpiprepare din ang Albay para sa storm surge and destructive wind just in case. Although nga, ang sinasabi ng PAGASA, mukhang hindi naman tatamaan. Pero nagprepare lang kami ng what if. Opo. Cedric, mayroon na ba kayo mga in-evacuate na mga residente? Ngayon, wala pa, Doris, kasi nasa kasama sa advisory ngayon for LGUs to execute evacuation plan in the event na kailangan. Okay. So hindi pa kailangan, partner. Pero getting ready lang, pero hindi pa naman kailangan na i-evacuate. Gaano kalakas ang ulan? Sabi dun kanina sa Catanduanes na ulan daw, pero wala namang hangin. Nalalaman mo, partner, sabi niya sa Catanduanes. E dyan sa Albay? Ganon din, dito sa Albay, Alvin, wala pang hangin, pero lumalakas ang ulan dahil siyempre nasa circulation tayo ng effect ng rainfall dahil nitong tropical storm, Christine. Kaya pinaghahandaan ngayong araw ang epekto ng ulan. Hindi pa muna sa hangin. Wala pang pagbaha naman. Pagbaha, pag-landslide, wala pa. Flash flood and debris flow, at saka yung lahar sa Mayon. Pinangangambahan pa lang. By the way, we stand corrected. Mali po palang sabi namin. Si Cedric is the chief ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office. Yan yung agency mo ngayon, Cedric. Ngayon, Alvin, kinuha muna nila ako dahil nasa transition period sila. Kinuha muna nila ako as personal consultant. Ayun. Para sa mali pa rin pala. Camille, ano ba? Retired na si Cedric. Uh-oh. Kaya lang, sa sobrang galing niya, at saka siya yung pinaka-eksperto, sabi ng mga opisyalis nila doon, Cedric, trabaho ka muna. So ikaw na nga magsabi, Cedric, ang position mo ngayon? At saka ano yung opisina? Ano lang muna ako ngayon, temporary, kasi wala akong appointment dahil may request si Governor Grex ng extension service ko sa civil service. Pero hindi pa approve. Kaya ngayon, kinuha muna nila ako ngayon habang wala pang appointment unless na i-appoint nila ako as consultant. Sabi ni Governor Glenda and DRRM Officer Engineer Baclau, personal consultant muna ako to support them habang mayroong emergency or every time na mayroong calamity. Okay. So hindi ikaw yung chief ng APSEMO? Hindi. Hindi pa. So pangalawang mali na si Camille kasi. Pasensya na po. Kasi yun daw yung nakalagay dun eh. No? But anyway, disaster expert na nailagay mo dyan. Ha? At consultant ng provincial government, no? Pwede. Personal. Ng provincial government. Anyway, pakisabi po sa mga kababayan natin sa Albay na mag-ingat, maging alerto. Alam nyo naman yan, you know what to do, yes, Cedric. Nakahanda sila yung lahat ng mga local DRRMOs. Naka-standby sila ngayon. Activated ang Disaster Operations Center. At may mga teams silang naka-prepare just in case may mga distress calls and emergency need.
Available po yan, including possible support just in case may evacuation. Thank you. Maraming salamat, Cedric. Ha. Mag-ingat kayo dyan. Thank you. Maraming salamat. Cedric. Ingat ka lagi. Si Ginong Cedric Daep, ang consultant. Yan. Personal consultant ng Albay Provincial Government. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.